pinakahihintay niyong segment sa DGHF, ang segment na Alam Nyo Ba? Dito sa Alam Nyo Ba, itinuturo namin ang mga hindi nyo alam, kaya kung alam nyo lang, makinig lang kayo at ituturo niya. Natin. Okay, at sabi ko nga sa inyo, inumpisan ko na, binigyan ko na kayo kanina ng hint. Ito po, bibigyan namin kayo ng mga idea o 10 signs that you need to detox your liver. Okay, question. Bakit ba kailangan ma-detox ang liver? Bakit? Liver is the heaviest organ inside our body. Heaviest. Actually, one of the biggest organ. Ang trabaho ni liver sa katawan natin ay napakarami. Unang-una, siya ang processor ng mga nutrients sa mga kinakain nating food. So, pag pumasok yung food, ipoprocess niya, kukunin niya yung nutrients, and it will be distributed sa pangangailangan ng organs sa pamamagitan ng filtration o isasama niya ito sa dugo. Hello? Oh. Nagsiseminar, di ba? Ah, hindi. Iba, mamaya pa order ng Rino. Sa liver yun, sa liver. Oh, okay. Bye-bye. At isa sa mga hindi nalalaman ng kapwa natin Pilipino ay ito. Doc, bakit ba humihina ang liver? Sabi nung iba, unang-una, hindi naman ako nag-iinom. Wala naman akong bisyo. Napakaraming factors. Number one factor is this. Alam nyo ba na kung bakit biglang nauso, pangit, ano, pangit pakinggan, hindi nauso, bakit biglang dumami ang kaso ng tinatawag na fatty liver? Ano ba talaga ang meaning ng fatty liver? Mataba yung liver. Hindi ho. Nagkakaroon ng fats. Nagkakaroon ng taba. Hindi tumaba, hindi lumaki. Nagkakaroon ng fats. Okay. Yung paligid ng liver. Okay. Yung namang isa, yung hepatomegaly. Enlargement of the liver daw yun. Lumalaki ba liver? Hindi po. Namamaga po ang muscle around the liver. So, ibig sabihin, Doc, wala tayong organ na pwedeng lumaki? Lumaki. Pag namamaga. Namamaga, pero hindi lumalaki. Hindi specifically lumalaki. Literally lumaki. Lumaki siya because of the muscle tissue around the organs. Ay na-inflame. Kaya siya na... Yun. Hey, very good. So, ang pinaka number one culprit, guys, ay ang sugar. Yan pa rin. Sugar. Kaya po, nagtataka kami, ako na lang, wag na ako mandamay ng iba. Nagtataka ako, pagka ikaw ay na-diagnose na may fatty liver, which is not considered a disease, hindi pa naman, nagkaroon lang ng taba, buildups of fats around your liver, nabibigyan ka agad ng mga gamot-gamot. Hindi po. Tanggalin mo muna ang sugar sa katawan mo. Tanggalin mo ang sugar sa lifestyle mo. Because it will definitely contribute kung bakit gumugrow, dumadami ang fats within your liver. Yun. Yung pag-inom natin ng soda, alam nyo ba na napakataas ang sugar content niyan? Na hindi nyo na yata maiwasan kumain ng walang soda. So, this will definitely contribute. Oh, ngayon, ano naman ang mararamdaman? Kasi, pag minsan, tol, nagpa-whole abdominal ultrasound ka. Okay. Wala namang nakita. Okay. Ay, ibig sabihin, aba, okay. Pero bakit? Meron kang nararamdaman. Oo, may nararamdaman ako. Weakness of an organ will not be seen in any diagnostic tool. Oh. Ang kahinaan ng isang organ mo ay hindi makikita sa x-ray. Makikita bang mahina ang baga? Kung may tama ang baga. Makikita ba kung mahina? Kung lumiit, makikita. Okay. Pero kung tama pa ang size, pero nangihina siya, makikita ba yan ang diagnostic tool? Definitely hindi. Pero you will feel something different in your body. Uh-huh. That's the wisdom of our body kasi nung nilikha tayo ni Lord, created tayo in His own likeness and image. Tama. Kaya binigyan niya rin ng wisdom yung katawan. So if you are not feeling good, then there must be a reason. Yun. At eto po, 10 senyales na kailangan mo nang i-detox. Ibig sabihin, intoxicated na. O ha? Intoxicated na si liver because you are feeling these 10 signs. Number one, Boss B. Digestive discomfort, bloating after eating. Yun, pag nararamdaman mo,
Dati kumakain ka eh. Kahit gaano kadami kainin mo, okay ka eh. Uh-huh. Why? Dahil healthy pa, malakas pa ang workload ni liver. Eh, sa panahon na na-overwork siya, nangihina din siya. Pag nanghina siya, hindi siya makapag-work ng usual na trabaho niya, kaya nakakaramdam tayo ng digestive discomfort. Ibig sabihin, ba't ganun? Dati ang takaw ko, hindi naman nagkakaganito yung chunk ko. Ngayon, konti lang kinain ko, parang busog na ako. Parang bloated na yung chan ko. It is a sign that your liver is already intoxicated. Number two, craving sweets, starchy, or salty food. Yan, pagka parang kang naglalaway, na parang, ba't gusto ko na matamis? Ba't gusto ko nang maalat? So, sign nyo na si liver ay may hinihingi. Okay, number three. Often feeling tired with dark circles under eyes. Pag nararamdaman mo na parang lagi na akong napapagod, at pag tumingin ka sa salamin, mayroong dark circles sa ilalim ng iyong mata dito. Yan. Dark half circle to be exact. Napapansin ko sa iyo yun, Bar. Yung tinatawag niyo dating eye bags, wala na nga ako niyan. Dati meron? Wala na nga. Sinuntok. Nilagyan mo ng avocado. Naalala mo, tinuro natin yung avocado. Ay, ang galing ng avocado. Okay. Iba lang yung amoy. Okay, number four. Difficulty concentrating or staying focused. Ayan! Marami ang nagkakamali na bakit hindi ako makapag-concentrate? Bakit hindi ako makapag-focus? Parang lutang. So, ibig sabihin, yung processor mo, yung liver, ay hindi nakakapagtulak ng tamang nutrisyon paakyat kay brain. So, it is also a sign. Ayan, pakinggan nyo ha, dahil marami ako ditong napapansin na ganyan. Si, dapat ma-liver detox natin, si ano? Sino? Si Papi. Sinong Papi? Si Papi Jack. Ah, nagpapahinga. Ha? Papahinga, nagtatabiso. Ano? Papahinga, nagtatabiso. Tabiso? Oo. Tabiso, pinatanggal yung or, ano? Hindi. Ovario? Hindi. Anong tabiso? Nakikiuso lang, tabi-tabi. Next! Number five! Your mood fluctuates and you're often feel irritable. Ayan, pagka po yung nagkakaroon ka na ng mood swings, lalong-lalo na sa kababaihan, listen, hindi ka pa naman menopausal, pero palit-palit yung moods mo. Kahapon, ang bait-bait mo, ngayon, ang init-init ng ulo mo. So, sign yan na yung liver mo ay nangihingi ng tamang nutrients at kailangan niya ng i-detox. Okay, number six. You're prone to itchy skin or other allergy symptoms. Ayan, akala nung iba, pagka tayo ay madaling mangate. Tama, at tama. Nagkakaroon tayo ng symptoms ng pagiging allergic. Eh, sign din po yan. Na mahina na si liver. Na kailangan ng malinis si liver. Next! Kumbaga barado na siya. No? Ito, number seven! You seem to catch every bug that comes around. Dok, huh? Parang ang hirap intindihin yan. Okay, simple lang yan. Ibig sabihin, madali kang kapitan. May humatsing doon, ikaw din hahatsing na. May umubo doon, ikaw din uubuhin na. Madali kang mahawahan, matransferan. Kasi dahil mahina ang liver, definitely, your immune system is also at risk. Ah, akala ko, madalas kang manghuli na ng mga bubuyog. Ito, number eight. Experiencing unexplained headaches or other pains in the body. Bas, bigla ka na lang may mararamdaman, sakit ng ulo, o ibang masakit sa katawan, sumakit yung tuhod mo, sumakit yung braso mo. Yan, sign yan na merong problema si liver. Okay. Number nine. You're always struggling trying to lose weight. Ayun! Kaya pala napakaraming gustong pumayat. Hirap na hirap. Nag-ehersisyo, nag-kung ano-ano. Baliwala po yan kung hindi po malinis ang liver. And number 10. You have trouble falling or staying asleep. Ayan. Nahihirapan kang matulog. O kung nakatulog ka naman at namulat ka, nahihirapan ka nang makatulog ulit. So, these are the 10 signs, tol, na gusto naming maintindihan nyo
ito po yung mga pagkakataon na, oops, I'm feeling that, I have a weak liver. So ano ang una ko suggestion? Refrain muna from sweets. Okay? Pangalawa, use the Dr. Sunshine, which will give you vitamin D. Tama? Bakit ba humihina ang liver? Yung mga taong prone sa pag-intake ng mga pain relievers and antibiotics. So these are the cases and causes kung bakit bumibigay, humihina, intoxicated ang liver. Ngayon, Doc, ano ang maibibigay mong tip? Ano ba ang pwede namin gawin? May nararamdaman ako doon sa 10, Doc eh. Ano yung pwede mong tip sa amin para ma-detox naman po yung aming liver? Eto na, eto na. Kaya nga, 2-in-1 ang ating alam nyo ba ngayon? Eto na! Eto na! Eto na! Dubi-dubi-dubi. Yan. Alright. Ano ba ito? Ano ba ito? Ito po, may ibibigay kami sa inyo na 1 cup. Anong 1 cup? Anong ibig sabihin nun? Isang tasa. Isang tasa will detox your liver. Isang tasa lang? Bibili sila ng isang tasa at tanggal na yung liver? Hindi, may ititimpla. May titimpla. Oo. At mamaya, malalaman nyo, gaano ba dapat kadalas yan? Mamaya na. Kailangan muna, kumuha kayo ng ballpen. Kumuha kayo ng lapis. Kumuha kayo ng papel. Ilista nyo. Ano ang mga kailangan pang detox ng liver? Okay. Ito na. 1/2 kalahating teaspoon ng ginger. Oh, may ginger powder. Okay, kung wala yung green rate na ginger, kalahating kutsarita. Number 2. 1/2 teaspoon turmeric. Oh, ito naman yung luyang dilaw. Kalahating kutsarita rin. Pwedeng grated, pwedeng powder. Number 3. 1 tablespoon lemon juice. Pinigang lemon, 1 kutsara daw. Yan yung pangatlo. Number 4. Pinch of black pepper. Oh, paminta. Pinch lang, pinch. Alright? Okay. Yan yung kurot. Yeah, oh, kurot. Yan yung pangapat. Panlima. Panlima, 1 pinch of cayenne pepper. Oh, cayenne pepper. 1 kurot lang din ng cayenne pepper. Available na sa Pilipinas yan. Yeah. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 tablespoon ng wild rose black honey. Yan. Hindi tatala pag hindi? Black honey. Oh, malinaw. 1 kutsarang honey. Yes. And 1 cup hot water. 1 tasa ng mainit na tubig doon sa titimplahin. Okay, so timplahin nyo na. Haluing maigi. Pag nahalo ng maigi, kailangan po walang laman ng tiyan pag iinumin ito. Dok, ito ba ay before or after meal? Ha? Boom! Wala nga laman ng tiyan eh. Bakit? Pwede ka naman. So, tatanggalin mo muna yung bituka. Yung liver. Puso yun. So yun na, drink on an empty stomach. Yan. Okay, ulitin natin ha. Para po sa inyong kaalaman, mabilis na lang. Ano-ano mga kailangan? Kalahating kutsaritang? Ginger. Kalahating kutsaritang? Turmeric. 1 tablespoon na lemon juice. 1 kutsara yon. Pangatlo, number 4. Pinch of black pepper. Kurot ng paminta, number 5. Pinch of cayenne pepper. Kurot ng cayenne pepper, number 6. 1 tablespoon black rose wild honey. 1 kutsarang honey, number 7. 1 cup hot water. Mainit na tubig. Konawin. Stir. Stir. Yung kapatid ni bro. Yun nga pala yun. Stir well. Aha. At inumin po ito sa umaga. Dok, tuwing kailan po pwedeng gawin yan? Ako, I would suggest 2 to 3 times in a week. So, this is, kasi, Dok, kailangan continuous. Hindi naman. Ang pinupunto ko lang, kapatid, sigurado ba na yung liver mo na detox mo na? O dahil na detox mo, kumain ka ulit ng marami, pagod na naman siya. E di mas maganda, nagdi-detox sa atin, na nalilinis natin siya lagi. Parang CR lang yan, di ba? Oo, tama. Kailangan talagang linisin. At yan po ang topic natin ngayon. At I hope may natutunan kayo. Discuss namin yan dito lang sa Alam Nyo Ba! Yay!